Nitong Sabado, namatay matapos pagbabarilin sa Sipadilla Street sa barangay San Nicolas proper sa Cebu City ang ex-convict na si Nino Tanyahora. Sa operasyon ng mga otoridad nitong Lunes, inaresto naman ang tatlong pumatay raw kay Tanyahora. Sabi ng tatlo, may nagbayad sa kanila ng 45,000 pesos para patayin ang biktima. Okay, dako lalag ka ng patalok. Namling ba? Busado. Okay, karoon pa sa... Okay, kang inanlansod niyo ba? Paraon sa mito kwartahanin mo? Karabon niya sa anak sa magwang ba? Ayon sa pulisya, drug-related ang pagpatay. Ginagawa ang lahat para ma-solve yung mga cases, especially itong mga motorcycle riding suspect na to. And nakita naman natin, drug-related. Sa Cebu City naman, inaresto si Roland Arita na suspect din sa pagpatay. Suspect si Arita sa pagpatay sa isang Eric Manzo noong March 22. Nakuha kay Arita ang ilang armas at bala. Inamin naman niya ang krimen. Tingbaskin ko niya. Yeah. Nakalihay ko. Mga itong atop may naigo. Mga itong pagdunggab, gusto ko na dunggab. Nakabunot naman ko sa tula, sir. Matagpusila ko siya. Bukod sa pagpatay kay Manzo, nasangkot na rin umano si Arita sa iba pang kaso ng pagpatay. Pero giit niya. Gusto mong gumahi sir, pero mga daotan na, sa bahay sa matawan na sir. Puro mga tulisan sir. Luan Merondina, Nagbabalita, Pilipinas.